I'm best po sa baba. But I'm here to introduce the last speaker po for tonight, or not the last, second to the last, I think, to close our RBA. Now, para patutuhanan po, yung lagi po yung very famous story na naipamana ba itong negosyo na to. So, I think, walang iba na pwedeng mag-share sa inyo dyan, kundi yung namatay, si Pinky, na tatawagan ko. Siyempre yung anak. Yung anak, yung pinamanahan. And, of course, I know him very well, no? Ako po yung ano, after po namamatay yung kanya na mami, is somewhat, blessing ni Lord that I have the full visibility of his group or ng grupo niya Pinky. So, habang inaaral ng magsasalita ng 18 years old na tatawagin ko, hindi po tumitigil na 1 million ang binibigay sa kanya ni Ifern buwan-buwan for almost 2 years now or 2 years na binibigyan, no? So itong tatawagin ko, no? Sa dropout student. Dropout. Tama? Kasi bakit? Sabi niya, sa education pala, ako magtutuition habang nag-aaral. Samantalang sa Ifern, habang inaaral ko, binibigyan ako ng tuition, 1 million. Saan ka? Tama? So sabi niya, mag-dropout na ako, nonongte. Nonongte yung tawag niya sa akin. Alright? And then siyempre, yung tatawagin ko yung speaker, I think alam niyo naman, one of the million dollar club member. No? No? Pakinggan natin na soon to be, Emerald, Presidential Director. Let us all watch his video. One of the super presidential director, one of the million dollar club member, pamangkin ko po ito, Christian Stewart Nunes Tapio! Yan, Ifern Tastic Morning! Ifern Tastic Morning! Ayan, ang dami nyo, grabe. Yung blinds natin nagbukas. No, kasi apaw tayo ngayon sa mezzanine. Wow, congratulations sa inyong lahat! Ayan, pero before ako mag-start, no, sino po yung mga first time na maririnig yung story ko, or first time ako makita, or first timer dito sa RBA. Lahat ng klaseng first time. First time tumaas ng kamay. Ayan, sige, first timer. Ayan po. Kasi may mga na-meet ako sa baba kanina na bumaba pa from Davao, from Cebu, Visayas. Meron pa ba? Sige. Oo, ano? Nating pinakusog.
Ayan, from Tacloban. Ayan, ano, di ba? Kumbaga, most of our mga nandito ngayon, no po, no? Taga-probinsya, yun. Tama yung, taga-probinsya po, no? Iba't ibang lugar. May taga-Davao, may taga-Cebu, no po? Or may taga-Mindanao, may taga-Visayas, no po, no? Tapos yung mga taga-Pasig, mga taga-Batangas, nasa FB Live. Ah! Ha, mga booking, no po? Tapos meron pa po tayong mga, ano, mga taga-Africa. Yan yung ating Team Africa po, napalakpakan naman po natin. Pumunta pa ng Philippines. No po. Pumunta pa ng Philippines para lang umattend ng kick-off natin. No po. So palakpakan niyo po lahat ang sarili ninyo po, no? Dahil nandito po kayo ngayon. No po, sa ating full house na RBA, no po. And siguro before ako mag-proceed pa sa mga gusto kong i-highlight pa. No po, nasaan yung clicker? Ayun. Mag-share lang po ako ng konti. No po. Kung i-share ko lang yung story po ng buhay ko or ng buhay ni Mami. No, since ang nag-start talaga ng business na to is yung mother ko. No po, and papasensya na ako. Hindi mo na ako mag-i-English, ah. Drop out student eh. Nakalimutan ko na yung mga English kineme na yan. No? So anyway, hindi ko masyadong kita dito. Mag-share muna po ako, ha, about dun sa buhay namin dati before iFern and kung paano na bago ng iFern yung aming yung buhay po ng buong pamilya po namin, no? Yung buong Nones family. Start po tayo. Ayan, again, I'm Christian Stellar Nones Tapia po. Nickname ko po yung Chano. Baka ang pakilala po sa akin ay Chano, ano po. Ayan, ito po, siya po yung mami ko. No? Before iFern, kami po ay, or si mami po, isang online seller. No? Online seller ng mga damit. No? Online seller po siya ng mga damit. Ayan, yung typical online seller, magpo-post po sa FB. No? Post sa FB, tapos pag may nag-chat or nag-comment, nag-reply na gustong bilhin yung damit na pinost niya, saka siya magkakabenta. No po. Compared dun sa employment, no? Compared sa employment, nagtrabaho din si mami dati, pero hindi ko na masyadong pagtuunan ng pansin. At ilang taon lang din naman yun. No? Pero kung ikukumpara ko, mas nagustuhan talaga ni mami yung pag-online selling. No? Bukod sa may freedom na siya sa oras niya, diba? Nakapag-banding na kami. No? Magpo-post lang siya sa Facebook, or magmo-model, picture, post sa Facebook, tapos diretso na kami sa kung anong gagawin namin, manood ng movie, mag-banding, kakain, or kung ano-ano man. Basta magkasama kami, nasa bahay lang kami. Then pag may nag-comment, nag-reply kay mami, may benta kami. Diba? Ang sarap ng buhay nung as an online seller, kasi nasa bahay lang siya. Nakapag magkasama kami, diba? Nagbabanding kami, yun yung wala nung panahong nasa employment si mami. No? Wala siyang time masyado sa akin. Po. And hindi ko pala na-share kanina, si mami po ay single mom. No? Kaya sobrang kailangan talaga na may oras siya sa akin. Kasi mag-isa niya ako pinapalaki. Nga po. Pero, ayun nga, okay naman yung pag-online selling ni mami. Pero, sapat lang talaga yung kinikita namin. No? Sapat lang po talaga na tipong, masasabi ko naman na nakakakain kami tatlong beses sa isang araw. Pero yun na yun. Diba? Yun na yun. Nabibigyan ako ng baon araw-araw, pero yun na yun. Diba? Talagang kung usapang pangarap, huwag niyo na tayo mag-usap about doon. No? Kung babalikan namin yung online selling, huwag niyo kaming kakausapin ng about sa pangarap. Dahil isinantabi po namin talaga yun, para lang makakain kami ng tatlong beses sa isang araw, para lang talaga magkaroon ako ng baon, papuntang school, araw-araw, para lang may pan-tuition ako. Yun po? Tapos kung makikita niyo po dyan, adjust ako kante, gawa ng balloons, yung mga damit na yan, no po, si mami po, or kami po, from Batangas. From Batangas, babiyahay si mami, papuntang Divisoria, Baclaran, mamimili ng mga damit. No po. Tapos, yung ganang kadaming damit, no po, bit-bit ni mami yan, pauwi from Baclaran, from Divisoria, papunta po ulit ng Batangas. No? So imagine, ganang kadaming damit, no, bit-bit niya pauwi. And para lang ma-imagine nyo kung ano itsura ni mami, ganito po siya kaliit. No, tapos magkasing katawan po kami, payat din. Ganito siya kaliit, imagine, no? Bit-bit niya yan. Diba? Kumbaga, yes, may oras siya sa akin, pero sobrang hirap talaga. Sobrang hirap ng buhay namin noon. Diba? Babiyahe siya 1 to 2 hours papuntang Divisoria, tapos uuwi, another 1 to 2 hours, bit-bit pa yung mga paninda naming damit. Diba? Ang hirap. Pero syempre, as magulang, diba? As parent, mga parents natin dito po, no? Eh, willing kayong gawin lahat para sa mga anak nyo, eh. Tama? Titiisin nyo yung hirap, yung pagod, di ba? Lahat titiisin nyo para lang
Makita nyo nga lang kumakain yung anak nyo, masaya na kayo eh, di ba? Kahit wala, magtitiis kayo ng gutom para sa kanila. No? Kasi ganun si mami dati. No? Talagang, yung tipong makakain lang ako ng tatlong beses sa loob ng isang araw, kahit isang beses lang siya kumain, busog na siya. Di ba? Ganun talaga yung mga parents. No? Talagang willing ibigay ang lahat. Mahirapan, mapagod, masaktan. Okay lang, basta yung anak nyo, okay. Diba? Basta yung mga anak nyo po is, kumbaga, okay yung buhay nila. Diba? Willing kayong ibigay ang lahat. And ganoon din, of course, si mami. No? Especially single mom siya, talagang siya lang yung nag-aalaga sa akin. No? Binibigay niya talaga lahat. Binubuhos niya lahat. No po? Pero buti na lang, October 2017. No? Kung nakita niyo yung kay Up Joseph kanina, nakalagay, joining date, October 7, 2017. No? Ayan po, no? Magkasabay na magkasabay po talaga sila nag-join. October 2017, nang in-invite lang din po kami dito sa iFern. No, pinakinggan lang din po namin yung marketing plan, diba? Yung profile ng kumpanya, yung products natin. No, pinakinggan lang din po ni Mami. And ang nakadagdag pa doon, ang nag-invite sa kanya, yung best friend niya po since high school. No, pinagkakatiwala niya talaga. Diba? Kaya katulad yung sinabi ni Ab Joseph kanina, kung talagang pinagkakatiwalaan mo yung nag-invite sa inyo, no? Magtatry na kayo mag-iFern talaga. No po? Si Mami, nag-try siya mag-iFern. Pinagkakatiwalaan niyo yung nag-invite sa kanya. No po? Then na, ayun na. Doon na nag-start. No, tinarabaho siya ni Mami, si iFern. Yung oras ni Mami, binigay niya kay iFern. Yung effort nilaan niya kay iFern. And nung binigay niya yung oras, yung time, yung effort niya kay iFern, ito po yung naging resulta. No, naging isa si Mami sa mga presidential directors po ni iFern. Presidential director po, one of the highest ranks, or the highest ranks po dito kay iFern. No po? Kasama pa dyan, nabigyan siya ni iFern dahil nag-presidential director siya, meron po siyang 525,000 pesos po. As rewards and incentives lang po. Binigay ni iFern dahil nag-presidential director ka. Ano po? Tapos, kasama pa po doon yung kinikita niya buwan-buwan. Umabot po ng 1.7 million. Umabot ng 2.1 million. Meron po dyan 1.8 million. Ano po? Ganun po talaga yung kinikita ni Mami. Nung sa loob ng 3 years niyang ginawa si iFern, umabot ng 1 to 2 million pesos po kada buwan. Ano po? In just 3 years po, na ginagawa ni Mami yung business. So, bakit 3 years? Yes, ayun nga, no? October 2017, nag-start si Mami. Then, October 31, 2020, nung kinuha na po siya ni Lord. No? Kinuha na po siya ni Lord, October 31. Of course, no, wala naman may gustong mangyari yon. It's a sad story. And ang dami nagsasabi, pag nakikita nila ako na pinamanahan daw, ah, grabe, ang swerte mong bata. No? Hindi ko masabing swerte ako. Dahil nawalan ako ng nanay. Pero sobrang thankful ako na nakay iFern kami. Sobrang thankful ako na yung tatlong taon na binigay, na yung last 3 years ni Mami, binigay niya dito kay iFern. Sobrang swerte ako, or sobrang thankful ako na yung last 3 years nga ni Mami, binigay niya dito kay iFern. Kasi po, sa loob ng tatlong taon, biruin nyo, tatlong taon lang, na secure niya yung future na nag-iisa niyang anak. No po? Ayan, na-skip ko na to, no? And kung babalikan ko po kanina, no, presidential director yung rank po ni Mami bago nung namatay po siya. Then na April 2021 po, no, April 2021, patay na si Mami noon. Po, nag-rank up po yung account namin na naipamana na po sa akin, no po, into SAPAR presidential director. Ano po? With that recognition, kasama pa doon, binigyan pa ako ni iFern ng 1.5 million pesos as rewards and incentives. Ano po? Sayang lang, hindi ko na-edit. Pero kung babalikan, inutusan eh, no? Kung babalikan yung FB Live kahapon, ako din yung speaker. No? Binigay po sa akin yung cheque na 2 million pesos po. 2 million pesos, rewards and incentives po. No po. And of course, no, lahat naman ng yun, nangyari kasi si Mami, binuhos niya yung tatlong taon niya dito kay iFern. Binuhos niya yung oras niya, yung effort niya dito kay iFern. Nagtanim siya, tanim dito kay iFern. Ito yung, dito siya kay iFern nag-focus. No, talaga nagtanim siya dito kay iFern, and ngayon, ako na yung umaani. Diba? Sa loob ng tatlong taon na pagtatanim niya dito kay iFern, and it's been 2 years na inaani ko yung million-million kada buwan. No? Pinamana po sa akin yung business November 1, 2020. Wala pang isang araw, no? Kinabukasan, nakapangalan na po sa akin lahat. And since November 2020, up to date, no po, hindi pa po bumababa ng 1 million ang kinikita ko po. Yun po yung resulta kapag nagtanim po kayo dito kay iFern. No, talagang hindi lang buhay niyo yung gaganda,
kasama na po yung buhay ng mga anak nyo po, buhay ng buong pamilya nyo po, babaguhin talaga dito kay iFern. Na po. Ayan. Ito po yung 1.5 billion pesos na na-explain naman to sa marketing plan po kanina. Ayan po yung million. Ang bagal, ang pangit ko ba dyan? Pastor. Oh, hindi. Ayan po yung ano, ina-award po ako buwan-buwan, no? Never po bumaba ng 1 million simula po November 2020. Ayan, pati Louis Vuitton, inani ko na. No? Ayan, pati Louis Vuitton, Off-White, inani na. Ayan po, no? Pero, mag-add, yun po yung doon slides ko, no? Pero mag-add pa po ako. Kasi po, ito kay iFern, sabi nga ni Ap Joseph kanina, di ba? Binibigyan ka namin ng chance. Hindi lang chance para sa sarili mo, chance din to para sa mga anak nyo po. Ano po? And, siguro hindi ko na kayo tatanungin kung magtatry ba kayo mag-iFern o hindi. No? Hindi ko na kayo tatanungin kung anong package yung pipiliin nyo, di ba? Tatanungin ko na lang po kayo, no? Anong pipiliin nyo? Yung sarili nyo ba? O yung pamilya nyo? Yung sarili nyo ba o yung mga anak nyo? Yung sariling, yung pride at ego nyo ba o yung kinabukasan ng mga anak nyo po? And suggestion ko lang po, no? Bilang isang anak, no? Suggestion ko lang, huwag po kayo maging makasarili. No? Piliin nyo po yung mga anak nyo po. Piliin nyo yung pangarap ng mga anak nyo. Piliin nyo mabigyan ng magandang buhay yung mga anak nyo po. No po? And dito po kay iFern, ito na po yung chance nyo para mabigay yun. No po? Ito na po yung chance nyo para mabigay yung magandang buhay para sa mga anak nyo po. No po? And last thing na gusto kong i-share, no po? Kuya Ruel, pa-play naman po ng video. Kasi last week, no? Last week, meron po kaming PRT Batangas and ito lang naman yung pinarana sa akin ni iFern at ni Sir Tom. No, ganito lang talaga kaganda yung magiging buhay ng mga anak niyo po. No po. Kung kanina sinabi ni PD Joseph, ang future niyo, kumbaga, ang future niyo pag ginawa niyo si iFern, ang future niyo is yung mga presidential directors. Ako po yung future ng mga anak niyo po pag tinarabaho niyo po si iFern. Ayan. Sige po, pa-play po ng ating video. Ayos ba? Ang pogi ko pala pag naka-helicopter, no? Hindi,
mag-share lang ako ng konti, no? Kasi yung video na yun, no? Yun talaga yung ano, yung future nyo dito kay Ifern, no? O, maybe hindi nyo pangarap na makasakay ng helicopter, pero ako kasi, no, nung bata ako, pangarap ko talaga. Pangarap ko talaga makasakay ng helicopter. So maybe, baka pangarap din siya ng mga anak nyo, no? Or maybe, itong buhay, yung gantong buhay na to, baka ito yung gusto nyo, ito yung pangarap nyo para sa mga anak nyo. For sure. Diba? And share ko lang experience ko, no? Talagang pagpunta ko doon sa mismong venue na yon, yung mga helicopter, diba? First time ko makakita ng helicopter up close, no? Yung mga hawakan ko, mapupunas-punasan ko, yung malalagyan ko ng fingerprints ko. First time ko siya, no? So doon pa lang talagang nakakabano na, no? Wala pa nangyayari na babano na ako, no? Tapos biglang tinawag ako ni Sir Tom. Sabi ni Sir Tom, tsaka videohan kita. Nagbibidyo pa lang kami. Yan, talagang banong-bano na ako. Wala na, naubusan ako ng words eh. Basta baliw na baliw ako. No? Tapos nung pagpunta doon, sumakay ako. Shit, eto na. Nakasakay na ako. Wala pa nangyayari, nakaupo pa lang ako. Oh, talaga nga, hindi ko lang alam, ba't banong-bano ako? Basta banong-bano ako. Oh, tapos nung, ayan na, nung nakita ko yung mga pindutin, mga buto, mga pinipindot-pindot ng pilot, hindi ko maintindihan. Kahit hindi ko siya maintindihan, basta banong-bano ako. Diba? Tapos ayun na, nag-start na, umikot na yung LSC. Ayan, shit, ito na! Umikot na yung LSC, ramdam ko na sa loob. Natunog din. Basta, banong-bano ako! Oo. Tapos, ayun na, umaangat na kami. Konti lang, konting angat lang, parang gumina lang. Gumina lang, umangat lang ng konti, pero shit, ito na! Feeling ko, ang taas ko na, pero pagtingin ko, lupa pa rin pala. Tumataas-taas lang. No? Then, ayun na, nung lumipad na, shit! Wala na, nanigas na ako sa kinuupan ko. Kasi kung nakita niyo yung helicopter, di ba, parang salamin yung, ano, yung pinaka, ano man tawag doon? Don't judge me, drop out ako. Hindi ko alam yon. Basta yung, ano, yung harang yun. Parang ano siya, glass or something, basta transparent siya. So, nakakalula talaga every time na titingnan ko yung ilalim. Tapos, sabi ni Sir Tom, mag-video ka. Habang nagbibideo ko, nanginginig akong gano'n. Nakakalula eh. Kasi every time na mag-turn yung helicopter, talaga naninigas yung ako sa kinaupan ko. No? Pero, grabe yung experience. Sobrang sarap talaga. No? And, ito talaga yung future nyo, ninyo, ng buong pamilya nyo, especially ng mga anak nyo. Pag talaga, sinimulan nyo si Ifern ngayon. No po? And ito, again, binibigyan po namin kayo ng chance para itong buhay na to is hindi lang ako yung nakaka-experience. Para na-experience din siya ng mga anak nyo po. No, ito na yung chance para ibigay nyo sa mga anak nyo po yung magandang buhay na matagal nyo nang pinapangako. No po, ito na yung chance para mabago po yung buhay nyo. Hindi lang po ninyo, kasama po yung buong pamilya nyo po. No po. And nandito po kami para tulungan kayo na makuha o maabot yung pangarap ninyo po. Pero matutulungan lang po namin kayo kapag nag-try kayo mag-Ifern. No, kaya wag kayong papayag, no, or wag kayong uuwi sa inyo na wala po kayong bit-bit na package. No, po. Ngayon pa lang simulan nyo na para bukas pa lang payaman na kayo ng payaman. Diba? Parang sabi nga ni Sir Tom, diba? May dalawang bagay na pwede kayong ipamana. Yung una, kayamanan. Yung isa, kahirapan, syempre. No, and ang maganda nun, may choice kayo. May choice kayo kung anong gusto nyo ipamana sa mga anak nyo. Kung kahirapan, sige, pwede ka na lumabas, enjoy mo yung mga utang nyo. Diba? Mag-celebrate kayo, anak, ang dami nating utang, shit! Diba? Pero kung kayamanan ang gusto nyo ipamana sa mga anak nyo, sumama na kayo sa amin. Habang January pa lang, samahan namin kayo sa pagyaman dito kay Ifern. Diba? Huwag nyo nang hintayin na yung battle cry namin, Ifern is universal prosperity. Diba? Huwag niyong hintayin na yung battle cry namin is Ifern is intergalactic prosperity. No? Huwag niyong hintayin na ibang planeta na yung sinasakop namin. Ngayon pa lang, simulan niyo na mag-Ifern. And lahat yan magsisimula sa kung anong package ang mapupusuan niyo ngayong gabing ito. Yan, kanya. And yun lang po yung gusto ko i-share. No? Thank you very much po sa pakikinig po sa akin. And thank you very much po. Ano? And of course, no, hindi po matatapos ang gabing ito kung hindi niyo mapapakinggan tong taong ito. Ano po? Ito lang naman po yung taong dahilan kung bakit 600 po ang milyonaryo dito kay Ifern. 600 plus. 600 plus and counting. Shit. No? And ito lang naman po yung dahilan kung bakit sobrang yaman po ng mga nakikita nyo naka-coat na itim sa likod. Ito lang naman po yung dahilan kung bakit lahat po
ng naka-coat na itim sa likod ay merong Mercedes Benz. No po. Pero of course, no, bago ko siya ay further introduce po, no, please watch po muna natin itong video.